Nasugatan ang 14 na pasahero ng isang jeep sa Antipolo City matapos mahulog sa sapa. Habang sa Valenzuela, isang sunog ang sumiklab na hinihinalang dahil sa kwitis. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay Arcong Bato sa Valenzuela City. Gawa sa light materials ang bahay na pinagmulan, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tumagal lamang ng 20 minuto ang sunog bago ito tuluyang naapula. Si Rolando na may-ari ng bahay, dinatnan naming may sugat sa kaliwang kamay. Kalalabas lang daw niya ng bahay nang biglang sumiklab ang apoy. Tinalo ko po yung jalousies kasi nasa loob yung kumpare ko. Maraming dugo kaya lang tanggal ko po siya yung bubog pero hindi na po kami papadala sa ospital. Kinukumpirma pa ng BFP ang sanhi ng apoy, pero heto ang sabi ng barangay. Sabi ho ng mga residente dito, bago kami makapunta, ang nangyari o may nagsindi daw hong kwitis. Din ang binagsakan yung bubong na gawa ho sa tarpaulin kasi, kaya doon nagmula ang sunog. Nagkalat naman ang mga wasak na concrete barrier sa EDSA Kalayaan northbound. Inararo kasi yan ng isang oil tanker bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Ang harapan niyan, nawasak. Tinagasan pa ito ng langis. Nilagyan ho kagad ng kusot para makontain po natin at madry po natin yung mga langis at madulas po yung sa kalsada. Kwento ng driver ng tanker, galing sa Batangas at papunta sa ng Malabon. Pero bigla siyang nawala ng preno. May iniwasan po akong kutsi kasi. Kaya diniretso ko na dito. Pag-apak preno, wala nang... Parang lumusot yung preno. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang dito. Wala naman daw nadaling ibang motorista ang tanker. Hindi rin daw nakatulog o nakainom ang driver. Mag-aalas 6 na ng umaga nang mayalis ang tanker sa lugar. Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence, resulting in damage to properties. Isa-isa namang inilabas ang mga pasahero ng jeep na ito matapos mahulog sa isang sapa sa Barangay San Isidro, Antipolo City kahapon. Pahirapan ang paglabas sa mga biktima dahil sa pwesto ng jeep. Ang ilan sa mga pasahero lumabas ng duguan. Gaya nitong isa na naliligo sa dugo ang kamay. During the yung impact ay pinilit niya pa rin na hawakan yung anak niya at yung hawakan po ng jeep. So nagkaroon pa ng pressure po doon at medyo may matinding injury yung kanyang kamay. Umabot sa 14 lahat ng kinailangang itakbo sa ospital. Ayon sa police, may concrete barrier naman itong sapa pero sa tindi ng impact nasira ito sa kanahulog ang pampasayerong jeep. Kwento naman ng chopper, nawalan siya ng preno. Kaya imbis na makadisgrasya ng iba, dito na lang niya itinumbok ang jeep niya. Sa ulat naman ng Antipolo CDRRMO, hindi raw lasing ang chopper ng jeep nang makausap nila ito. Pero maharap pa rin siya sa asunto. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.